lupa ni Malay. Matagumpay na kapag nag-uli. Ang dungan sa katawan niya. Mula kay Malaya, ang binhi, ang iyong sanggol na dinadala. Tanggapin mo ang iyong pabuya, Malaya. Isang handog ang naghihintay sa'yo. Nabatid naming magpapasaya sa'yo muli. Wala po akong hiniling noon kundi makita at makasama kayo muli. At ang laki po ng pasalamat ko na kayo ang naging pabuya sa akin ng mga tiwata. Alam mo, biniyayaan kami nila unang isa pang supling, si Mayang. Mula ngayon, ikaw na magiging patapagbantay ng mga kalahi mo upang maging kabesa de barangay. Nagkakilala na po kami at alam ko po kung nasaan siya. Batid kong isa kang bula ang Katoliko. Tutulungan mo kung maghanap ng diwata. Kung hindi, tatapusin ko yung buhay mo. Malaya anak, isuot mo ito upang magsilbing lilim sa ulo mo laban sa araw. Kunin mo ito, anak. Kailangan mo yan sa iyong paglalakbay. Salamat, Eloy. Baba, umasa po kayo na sa aking pagbabalik ay kasama ko ng aking kapatid. Natutuwa ako, Malaya, dahil kukunin mo na ang iyong kapatid. Ngunit nalulungkot ako dahil lilisan ka na namang muli. Huwag kayo mag-alala, Eloy. Babalik kami dalawa ni Mayang. At mabubuo tayong mag-anak muli. Ihintayin namin ang iyong pagbabalik. Mag-iingat ka, anak. Magpalahin ka rin noon. Mag-iingat ka, Malaya. Mag-iingat ka. Señor Juancho, bienvenido. ¿Dónde está Esperanza? Está en su cuarto. Vamos. Fernando, yung... Saklolo, kalag! Multo! Waning, hindi ako kalag o multo. Ako si Simeon.
idea, Victoria. Totoo ngang nagdadalang tao ka? Puro kahihiyan at iskandalong dinulot mo sa buhay namin ng iyong papa! Ano na lang sasabihin ng mga tao sa nangyari sa'yo? Pati ang pangalan ng papa mo ay sisirain mo! Señor Juanchos, Señora Victoria, marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa kalagayan ng anak mo! Hindi pa tayo tapos. Simeon, paano nangyaring buhay ka? Mahabang salaysayan kung ikukwento ko sa iyong lahat. Ang mahalaga ay makita ko muli ang aking kapatid. Si Mayang. Nasaan si Mayang? Mayang? Sinong Mayang? Tama na, Iha. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Pasensya ka na at nilipot kami sa isang maliit na kwarto. Maraming salamat po sa pagtatago niyo sa akin, Tio Hernando. Mabuti pa kayo. Nagmamalasakit sa akin. Para mo na akong ama. Dahil nakita ko at nasubaybayan ko ang paglaki mo, Iha. Bagamat maraming katanungan sa isip ko ngayon tungkol sa iyo at sa iyong pagdadalang tao, isasantabi ka muna. Ang importante sa akin ay ang kaligtasan mo. Ngunit, maaari bang malaman ko kung sino ang ama ng anak mo? Iisa lang ho ang minahal ko, Tio Hernando. Si Simeon po. Ang Indio? Ang ama ng dinadala ni Esperanza? Sinasabi ko na nga ba, may namamagitan sa kanilang dalawa ng Indio? Imposibleng mangyari yon. Kailan lamang nagkakilala si Simeon at saka si Esperanza? Gayong malaki ng sinapupunan niya. Tama! Kailan lamang umalis si Esperanza sa ating encomienda, hindi pa malaki ang kanyang sinapupunan noon. Subalit kayo, Jesus Maria Josep, ano bang kababalagan ito? Malaki ang paniniwala kung kakaiba ang dinadala ni Esperanza. Ano bang klaseng taong yan, Simeon na yan? Kung si Simeon nga ang ama ng dinadala mo, hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit kakaiba ang pagdadalang tao mo. Esperanza, hindi pangkaraniwang tao si Simeon.
yun din hong sinabi sa akin nung paslit na diwatang dumalo sa akin nung nakaraan. May lahing diwata daw si Simeon. Kaya't kakaiba ang aking pagdadalang tao. Kahit ako mismo, Tiyo, ay naguguluhan. Hindi ko naiintindihan kung anong nangyayari sa akin. Huwag mo nang pasakitin ng ulo mo, Iya. Sa halip, ituring mo na lang isang krasya ang magiging anak mo. Salamat po, Tiyo Hernando. Sana'y masaya rin si Simeon dahil dinadala ko ang aming anak. Ipinarulungkot ko, Esperanza. Pero wala na si Simeon. Patay na siya. Naparusahan ng kamatayan si Simeon ng iyong papa. Nalaman niya na pinatay ni Senor Juancho si Rosa. Kaya nilusog niya kami at napapatay sana kami. Kundi dahil sa isa pang Indio na gumamit ng katutubong pasong laban sa kanya. Dahil doon ay nanghihina si Simeon. At sinamantalay yun ng iyong papa upang pakuha niya ang kanyang nais kay Simeon. Hindi ito maaari. Tiyo Hernando, malakas na tao si Simeon. Hindi ito masama sa matatalo ni Papa. Iha, ang mahalaga ngayon ay alam mo na na wala ang ama ang iyong anak. Patay na si Simeon. Ngunit ang mas mahal ka ay iyong kaligtasan at kapanganan ng iyong anak. Ngayon lang kita nakitang muling ngumiti ng kay Tamish. Akala ko nga hindi na ako mangingiti eh. Magmula nung nawala ang mga anak natin, Tarong. Kapalit pala ng lupit ng paghihintay ang isang napakasayang sandali. Mabuti't bumalik na sa atin si Malaya at siya pa ang naging daan para matagpuan natin si Mayang. Napakasaya ko, Tarong. Matutupad na ang pangarap natin na makasama na natin ating dalawang anak. Mayang, pangalan ng isang babae. Fernando, babae ka? Malaya. Nangyari ito. Paano ka nabuhay muli? Nabuhay akong muli sa tulog ng mga diwata. Nananaginip ba tayo, Fernando? Mayang? Ayoko nga isipin ito'y ba naginip tama. Pagkat ito ang aking inasama, mabuhay muli ang aking kapatid.
Natutuwa ako. At nadatnan kita dito ng ligtas. Ngunit, higit na matutuwa ang ating mga magulang sa pagbabalik mo. Ang ibig mo bang ipahiwatig na kita na kayo ni Baba at Eloy? Hinihintay ka na nila. Bumaba ako mula sa ating banwa. Ipinangako kong babalik ako sa Ilaya. Nakasama ka. Kung ganyan, sasama ako. Paano ka naman, kapatid? Sino sila? Sila yung anak ng babae lang kasama mong namatay. Kayo mag-alala, ha? Hindi ko kayo papabayaan. Isasama ko kayo sa aking pag-alis. Paano yung itinalagang trabaho sa'yo ng mga Kastila? Trabaho? Waring, saka na natin lutasin ang iyong alalahanin. Halagay, mapagbigyan namin ang hiling ng aming mga magulang na magbalik sa aming banwa. Huwag ganun. Tayo na. Waring. Waring. Senyor, kanina pa tayo naglalakbay at naghahanap ng mga diwata. Ngunit wala pa tayo nasusumpungan kahit manbaks nila. Sige, magpahinga muna tayo. Tatanggalin ko. Wala na. Bukuha ko ng pansamin dyan. Ha? Sige, Tarong. Thank you.
Ay, kinalulungkot ko, anak. Ngunit wala na ang iyong ama. Tuwang-tuwa sila nung ako'y makita. Hindi sila makapaniwala na magbabalik pa ako. Malaki talagang dapat natin pagpasalamat sa mga diwata. Lalo't muli mong napaligaya ang ating mga magulang. Lalo silang liligaya kapag nakita ka nilang muli. Tayo na! Huwag kayong gumalaw! Karamihan po ng mga taga rito, senyorita, ay dito mismo naliligo. Kaya, masanay na po kayo. Pumalikod ka. Ah, ibig niyo sabihin, senyorita, ngayon na kayo mismo maliligo? Oo. Ngunit huwag kang aalis dito. Bantayan mo ako. At maaari bang tulungan mo akong buksan ng aking buko? Opo. Huwag kayong mag-alala, senyorita. Hindi po ako titingin sa inyo. Pag-ibig na sinubok ng panahon, kalayaan na binuwalang alon, ay di na muling mawawala pa sa lupang mahal, sa lupang payapa. Ubo Malaya, bakit ka natigilan? Ah. Wala. May naalala lamang ako. Sino? Ah. Wala. Mabuti pa. Maglakbay na tayo. Tayo na paslit. Thank you.
Esperanza ay si Indio at maaring ang bata ay halimaw o impacto o diwata. Hindi niya itutuloy ang pagdadalata. Walang ibang dapat gawin kung palaglag ang batang yan. Ihanda ang isang pulutaw ng mga soldados. Lahat ng kalalakihang Indios, sugod tayo sa Ilaya ngayon din. Paano kung madakip ka nilang muli? Ngunit ako'y may bunga na kailangan to pa rin. At gagawin ko yun. Handaan na bakit paglutog? Si Senyor Komandante. Bababa ako sa Ilawot. Pagbabayaran ni na Javier ang ginawa nila sa ating Ilaya.